Makibasa po kayo sa akin sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatang 12 hanggang 14. Aklat ng mga Pilipos, Kabanata 3, mga talata 12 hanggang 14. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Jesus Christ first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. And verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling me. Hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hingahan mo po ng buhay ang bawat salita na aming binasa. Panginoon, manahan ka po sa bawat talatang ito na aming pag-aaralan sa umagang ito. At dalain ko po, Panginoon, ang lubos pong pagkaunawa sa bawat bagay na aming pag-uusapan, Panginoon, na may kinalaman sa aming takbuhin, Panginoon, sa aming layunin na makarating sa iyo, Panginoon, na tapusin ang anumang bagay na inumpisahan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko na naririto. Pagpalain mo po ang bawat isa. At nawa, Panginoon, ikaw po ang manahan ng iyong presensya aming madama habang pinag-aaralan po namin ang iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong maupo. Sa pong mapagpalang umaga ang para sa ating pong lahat. Ngayon pong umaga, pag-aaralan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Kung papaano siya nagpatuloy sa kanyang takbuhin, kung papaano niya nasabi sa kanyang sarili na hindi pa sapat yung mga bagay na naginawa niya para sa ating Panginoon. At kung papaano inilaan ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa mga bagay na makalangit. How Apostle Paul keep on moving on or pressing on, and how he developed dissatisfaction on his spiritual walk with God, and how he devoted himself to a heavenly cause. Kung pag-uusapan po natin si Apostol Pablo yan eh. Alam natin ang kanyang buhay na siya isang dakilang tao ng Panginoon. Mayroon ka bang pangarap o isang munting layunin sa iyong buhay? Lahat naman po tayo, in one time or another, ay nangarap, di po ba? Lahat tayo nagkaroon ng layunin sa buhay natin. When we were young, nung mga bata pa tayo, madalas natin pong naririnig yung tanong na ito eh. Ano ba yung gusto mong maging paglaki mo? What do you want to be when you grow up? Marami tayong pangarap, di ba? Marami tayong gustong marating. Si Barack Obama, siya po ay namuhay sa lugar ng Jakarta during his preparatory years. At minsan, pinasulat po siya ng isang sanaysay ng kanyang guro sa isang sanaysay. Ang sabi doon, on my dream, what do I want to be in the future? At isinulat po ni Barack Obama sa kanyang sanaysay ang salitang, I want to be a president. And it came to pass na naging presidente nga po si Barack Obama and became the 44th president of the United States. Ilan po sa atin dito ang nangarap na natupad na? O ilan sa atin dito ang patuloy pang nangangarap?
o huminto na sa pangangarap. Usually, ito pong mga bagay na ito, yung mga pangarap natin sa buhay, mga layunin natin. Usually, we think about these things when we are young, but not now. When we get older, habang po tayo ay nagkakaedad, we just live life as it comes. Kuminsan po, ganun ang mga pangyayari sa buhay natin eh. Hindi na tayo nangangarap, uminto na tayong mangarap, o nabubuhay na lang tayo kung anong dumating sa buhay natin. O hindi na natin iniisip yung mga bagay na yon. Pero kailangan po. Kailangan. Hindi tayo kailangan huminto sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi tayo dapat huminto kung ano man ang gusto nating marating. We need to set target in life. Kailangan meron tayong patutunguhan eh. Hindi malaki o napakadakilang layunin. Pero ito yung isang bagay na maaring makatulong sa atin para tayo magpatuloy o magpakasigasig sa buhay. Ang sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay kuno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sa buhay po natin, hindi kailangan na mabuhay tayo nang wala tayong plano sa buhay. We must plan our life. It means that yung buhay natin ngayon ay hindi lamang natatapos sa mga pangyayari kung naganap sa atin nung nakaraan. Someone say, the size of our life, of our dreams, determine the size of our life. Ang ibig po sabihin nun, kung gaano tayo naging katagumpay ngayon, o the size of our success is measured of our dreams or our desire, and how we manage disappointment along the way. Yung pong pinangarap natin dati sa buhay, ay iyon yung naging buhay natin ngayon. Totoo po ba yan? Pinangarap kong maging ganito, someday, nangyari, di ba? At habang nangangarap ako, pinilit kong labanan yung mga bagay na humahadlang doon sa mga layunin ko sa buhay. Kahit anong estado po ng edad kayo ngayon, kay bata kayo, kay may edad na kayo, when our memories exceeds our dreams, and life will be over for us. Ano po ibig sabihin nun? Ito po ito pong nabanggit na to. When our memories exceed our dreams, the life will be over for us. Mostly, nangyayari po ito dun sa mga taong medyo may edad na. Most of the time, we stop living out of our dreams and start living out of memories. May mga tao na, may edad na ako eh, hindi na ako para dyan. May edad na ako, ganito na lang ako. Para bang ayaw na nilang mangarap, inahayaan na lang na ibang tao mangarap para sa kanila. Puro alaala na lang ng magandang bagay na nangyari sa nakaraan ang lagi na babanggit. Instead of creating the future, they start repeating the past. Sa halip na magpatuloy na gumawa ng mga bagay para sa kabutihan nila sa hinaharap, ang inaalala na lang ay yung mga nakaraan. Instead of living by faith, we live by logic. Sa halip na mabuhay sa pananampalataya, nabubuhay na lang sa mga pansariling katuwiran. Instead of going after dreams, we stop circling. Sa halip na mangarap pa, humihinto na. Ang sinasabi ko po dito ay hindi tungkol sa isang napakalaking pangarap o layunin sa buhay. O maggumawa ka ng isang statement sa buhay mo na isabit mo sa dingding mo at gawin mong panuntunan sa buhay mo. Gaya po ng mga nakikita natin sa mga malalaking establishmento, meron silang mga mission statement. Ang sinasabi ko po dito ay isang simpleng personal na layunin lang. Isang simpleng pangarap.
I'm talking about our spiritual goals. Our relationship with God. Ano na ba ang relasyon natin ngayon sa Panginoon? About our role in the church. Ano na ba yung ginagampanan kong mga bagay sa loob ng iglesia? And about the work He has called for me to do. Ano po ba yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Kung bakit niya tayo tinawag? Alam niyo po, God hold on to life of Paul for a purpose. Tinawag po ng Panginoon si Pablo dahil may dahilan. God hold on to our life because He has a purpose. Bawat isa po sa atin, tinawag ng Panginoon dahil may layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon just to quit. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para makinig lang o umupo lang dyan. Tinawag tayo ng Panginoon dahil may layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba doon? Amen. Kailangan po magkaroon tayo ng pananaw na makarating sa finish line. Diba ang sabi ni Pablo, hindi sa inaari kong ako'y ganap na o nagawa ko na yung mga bagay na ito, ngunit pinipilit kong matapos ang takbuhin at makamtan yung gantimpala na inilaan ng Diyos para sa atin. Kung pangarap natin ay makilala pa po ng lubusan ng Diyos, if you want to know God more, then I may want to plan my time to read the New Testament and finish it in 1 year. Kung ang plano ko ay lubusan ko pang makilala ang Diyos, siguro umpisahan ko nang basahin ang Bagong Tipan at tapusin yun sa loob ng 1 taon. Matagal pa po ang 1 taon, ano? Pwede naman nating paikliin kung every day we will read the New Testament. Kung gusto natin po lumago ang ating buhay spiritual, bakit hindi tayo magbasa ng mga bagay na may kinalaman sa mga Christian literature? Iyan po ay malaking bagay na magpapalago sa atin sa ating buhay spiritual. Personally po, nahamon po ako sa buhay ni Apostol Pablo about his undying passion for the Lord. At sabi niya, hindi sa nakamtan ko ang lahat ng bagay. Kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Apostol Pablo, lalo po tayong mamamangha sa kanyang buhay. Ang sabi niya sa verse 12, not that I have already been perfect. Hindi sa inaari kung ako'y ganap na. He talks about his desire to grow, to be like Christ. Gusto pa niyang lumago at maging katulad ni Kristo. Sa verse 14, ang sabi niya rito, I press on toward the goal. Patuloy akong nagpapatuloy para matapos ang kanyang takbuhin. He talks about his desire to finish the race. I press on toward the goal. And that is to finish the work of God God has given him to do. Tayo po, naniniwala ako bawat isa sa atin ay may ipinagagawa sa atin ng Diyos na dapat nating tapusin. Habang tayo nabubuhay rito, yung layunin na yon ng Diyos sa buhay natin, gusto ng Panginoon, ipagpatuloy natin yon hanggang sa matapos. Kapatid, sino ka man, ano man ang kalalagay mo sa buhay, masigla ka, malusog ka, o may sakit ka, isang bagay lang ang gusto kong parating sa atin. We cannot finish the race if we stop running. Hindi po natin matatapos ang ating takbuhin kung tayo hihinto. Si Pablo po, after 20 years of his ministry, ang sabi niya, hindi siya satisfied kung saan siya naroon. He's still seeking to grow. Patuloy siyang naghahanap ng mga bagay para siya lumago and to improve. There is more to achieve, mga kapatid. Mas marami pang bagay na pwede nating gawin. Mas pwede pa tayong mangarap. Hindi lang naman pangarap sa sarili natin, kundi yung pangarap natin patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Kung malalaman lang natin kung ano ang kalalagayan ni Pablo noong mga panahong isinusulat niya, yung mga sulat niya sa bawat iglesia na kanyang itinayo,
Sabi ko nga kanina, mas lalo pa tayong mamamangha sa kanyang buhay. Bakit po? When he wrote Philippians, he is under house arrest in the place of Rome. Siya po ay nakabilanggo nung sinusulat niya ang aklat ng Pilipos. Sa mga huling yugto po yun ng kanyang buhay. Imagine that. Huling yugto ng kanyang buhay, nagagawa pa rin ni Pablo ang sumulat ng mga magagandang bagay para sa mga tao sa taga-Pilipos. Paul has written letters to the churches we have in our Bible. Si Pablo po ay maraming na isulat na mga sulat na nariyan po sa ating mga Biblia sa ngayon. And he has written almost half of the New Testament. He established many churches. He trained many pastors, many leaders. And he wrote, and he has written many letters. And he has served the Lord for over 20 years since his first ministry. Ang tagal po ni Pablo sa ministeryo. Paul has achieved a great deal in life by any standard. Napakarami pong dakilang bagay ang ginawa ni Pablo kahit sa anumang uri po ng pamantayan. Yet, ang sabi niya, yet, he is not satisfied. He is not going to retire. And he is not going to stop. He's still running. In verse 14, ang sabi doon, I press on toward the goal to win the prize. Siya ay nagpapatuloy para makamtan yung gantimpala na inilaan ng Diyos para sa kanya. Pwede naman pong isipin ni Pablo na magretiro na eh. Pwede niyang isipin na huminto na. Siguro ang sasabihin niya sa kanya sarili, sapat na yung nagawa ko para sa ating Panginoon. After establishing many churches, after training so many pastors and leaders, after writing so many letters, complacency did not step in the life of Paul. Ano ba yung complacency o yung self-satisfaction? Hindi po siya na-satisfied doon sa mga bagay na nagawa na niya para sa Panginoon. And Paul never permitted himself to be satisfied with his spiritual attainment. Hindi niya hinayaan ang sarili niya na makontento doon sa mga nagawa na niya na patungkol sa spiritual niyang buhay. Kontento ka na ba ngayon kapatid sa kinalalagyan mo? Kontento ka na ba doon sa mga bagay na nagawa mo para sa Diyos? Sapat na ba yung mga nagawa natin para kay Kristo? Tanungin po natin yung ating mga sarili. Tanungin natin, and how God can appraise us today? Ano ba ang tingin ng Diyos sa atin ngayon? Paano ba tayo uuriin ng Diyos? Kayo lamang po ng Diyos at kayo lang nakakaalam. Ngayon po umaga, pag-aralan natin kung paano tayo magpapatuloy on, or how can we keep on pressing on? How can we move forward? Number one po, never be satisfied in spiritual sense. Huwag daw po tayong makontento sa ating spiritual walk with God. Parang conflicting po, ano? Kasi ang sabi ng Biblia, be content with what you have. Makontento ka kung ano meron ka. Pero sabi ni Pablo, we must never be content with our spiritual walk with God. Because the time we feel that we are satisfied, we cease to grow. Yun po ang danger eh. Kapag inisip natin na kontento na tayo sa kalalagayan natin ngayon, ayaw na nating lumago. Ayaw na nating gumawa pa ng mga bagay na kung saan mas makikilala pa natin ang ating Diyos. Mga kapatid, kung nabasa mo na ang Ebanghelyo, then read the rest of the Bible. Basahin pa natin yung mga natitirang aklat ng Biblia. If you finish reading the New Testament, kung natapos yun ang basahin ng New Testament, and then start reading the Old Testament. And if you finish the entire Bible once, kapag natapos mo nang basahin ang kabuuan ng Biblia ng isang beses, and do it for the second time.
Ano po ba ibig patungkulan mga bagay na yun? Na ang dapat yung paghahangad natin na lalo nating makilala ang Diyos ay hindi natatapos. Kahit na nabasa natin ang buong Biblia, pwede naman nating ulitin eh. This is not just a noble goal, but we are reaping a spiritual blessing for eternity to come. Hindi po yun ibig sabihin ni sobrang banal na natin na ginagawa natin yung mga bagay na yun, pero dapat po natin gawin. Kasi nga, sabi rito, umaani tayo ng mga spiritual na pagpapala sa hinaharap for eternity to come. Check ourselves on how God will appraise us today. Dapat po, meron tayong panuntunan sa buhay kung ano na ba yung kalalagayan natin sa Diyos sa mga panahong ito. Lagi nating isipin, ano na kaya ako sa harap ng Diyos? Kasi kung yun ang laging tanong natin sa buhay natin, patuloy tayong magsusumikap na gawin yung mga bagay na para lalo nating siyang makilala at yung mga bagay na laging nakakalugod sa ating Panginoon. Adopt this attitude. The race is not finished until God says it is finished. Ang takbuhin po natin ay hindi natatapos maliban na sabihin ng Diyos na tapos na. At kailan ba matatapos yung ating takbuhin? Yun po yung panahon na nasa piling na tayo ng Panginoon. At po ibig sabihin ni Apostol Pablo na hindi tayo dapat tumigil hanggang hindi sinasabi ng Panginoon na tapos na ang takbuhin mo. And never be complacent in spiritual matters. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, marami pang pwedeng gawin eh. Marami pa tayong mararating. Huwag tayong makontento sa, okay pong makinig ng sermon, okay magbasa araw-araw, pero may mga bagay pa tayong pwedeng gawin para mas lalo tayong lumago. Ang pag-attend po natin tuwing araw ng Linggo, isang paraan po yan para tayo lalong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi po ni Paul sa verse 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi ko pa nakamtan yung mga bagay na yun eh. Sabi niya, when we are dissatisfied, we will grow. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo, kaya niya dinevelop yung dissatisfaction on spiritual matters. Sabi niya, when we are dissatisfied with this spiritual sense, we will grow. Kapag hindi po tayo na-contento, hindi po naman ibig sabihin nun eh, yung mga gawa tayo ng gawa ng mga bagay, ng mga spiritual, hindi pa tayo contento. Hindi po yun eh. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na kahit sa mga bagay na narating niya, hindi pa sapat. Hindi pa sapat yung mga bagay na yon. May mararating pa. There is still room for improvement. Forget what is behind and strive for what is ahead. Hindi naman po ibig sabihin na kalimutan na po natin yung nakaraan. Ganito po natin mapagtatagumpayan yung nakaraan eh. Oh, pwede nating isipin yon, pero yung mga nakaraang negative events sa buhay natin, ilagay na lang natin yan sa ating pananaw and let God work His ways. At mapapansin nyo, unti-unti nakakalimutan nyo na yung mga negative things na nangyari sa buhay natin. At anong dapat natin gawin? We strive for what is ahead. Mga kapatid, may nakalaan sa atin sa kinabukasan. Marami pa pong bagay ang nakalaan sa atin sa kinabukasan. Ano pa ba yung mararating ko, spiritually speaking? Ano pa ba yung pwede kong gawin para sa ministry? Ano pa ba yung pwede kong gawin para ma-improve ko yung relasyon ko sa Diyos? Marami pa pong bagay. We may want to finish the race and get the prize. Yun po ang pinakamaganda eh. Kapag natapos natin ang takbuhin, may gantimpala. May gantimpala. Ito pong, di naman tayo mga athlete o mga runner na nakikipag-compete. Lagi po ito nating naririnig na this is not a competition. Our spiritual life is not a competition. Our race is not a contest. Pwede naman tayong hindi magmadali. Dahil sa pagtakbo po natin, pwede tayong madapa.
pwede tayong mapagod. Ang sinasabi lang ni Apostol Pablo, magpatuloy ka hanggang sa marating na yung finish line. Huwag kang hihinto. Sapat na ba yung nagawa mo para sa Diyos? May mga kapatid po kasi tayo, may mga ilang Kristiyano na dati very active sila sa paglilingkod, pero ngayon hindi na natin sila nakakasama. Siguro nga, ang sabi, sapat na yung ginawa ko para sa Diyos. Pero tularan po natin si Apostol Pablo, ang sinasabi lang natin, hindi dapat tayo matapos sa pagtakbo, hindi dapat ariin natin na sapat na yung nagawa natin para sa Diyos. Meron po isang istorya dito, it's about a poor woman and a little girl. Ito pong kasaysayan na to ay sinulat ni Charles Spurgeon. Sabi po dito sa kwento, one day, the poor woman received a pack of rice from his charitable neighbors at inilagay po yung supot ng bigas sa may pintuan nila. At isang batang babae, a little girl, lumabas po at may daladalang isang maliit na tasa. At unti-unti, sinasalok niya yung bigas at dinadala niya doon sa kanilang paminggalan. Ang tanong ni Spurgeon, doon po sa maliit na bata, do you expect to get all that rice with that small cup? Sa palagay mo ba, mabilis mong matatapos, nahakutin yung bigas na yan at dalhin doon sa inyong paminggalan ng mas mabilis? Sa pamamagitan lang ng maliit na tasa na yan? Di medyo nag-isip yung bata. Pero nakakagulat po yung kanyang sagot. Yes sir, if I work long enough. Ano po ibig sabihin nun? Ang sabi ni Charles Spurgeon, the repetition of small efforts will accomplish more than the occasional use of great talents. Yung pong patuloy na paggawa natin ng mga maliliit na bagay, hindi natin namamalayan na nakagagawa pala tayo ng isang malaking bagay. If we remain faithful in doing things, we will accomplish great things. Yun po yun. Kung tayo mananatiling tapat sa ginagawa natin ngayon, sa hinaharap, napakadakilang bagay po yun sa harap ng Diyos. Yung mga mumunting bagay na ginagawa natin ngayon, spiritually, nakikita po yan ng ating Diyos. Hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Yung mga mumunting bagay na itinutulong natin sa ating kapwa, that was spiritual things, nakasulat po yan. Nakasulat yan sa kasaysayan ng ating Panginoon. So don't give up. Iyon po yung pamagat ng kwento. Don't give up. Huwag po tayong susuko. When we still have a chance, invest in spiritual things. Mga kapatid, malalakas pa naman tayo eh. Wala pa naman ditong mga ulyani na at hindi na makalakad. So when we still have a chance, invest on spiritual things. Pagpatuloy po tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Yung mga spiritual na bagay, pagpatuloy lang natin yan. At lalo pa tayo magsumikap na mapalago yung mga bagay na yon. Pangalawang bagay po, how can we keep on pressing on? Pangalawang bagay, be loyal to a cause. Sabi ni Pablo sa verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize. Sinisikap kong tapusin at takbuhin at makamtan yung gantimpala. Gantimpala, heavenly prize. Di po ba tayo nag-i-imagine na, Panginoon, ano kaya yung premyo ko pagdating ko dyan? Ano kaya yung masasabi mo sa akin pagdating ko dyan sa piling mo? Si Pablo po ay naging isang matagumpay na lingkod ng Diyos because of his devotion to his cause, because of his loyalty. Naging matagumpay siya dahil siya ay naging tapat at patuloy na nagsusumigasig na makamtan yung mga bagay na nakalaan para sa kanya, inilaan ng Diyos para sa kanya. Sa atin po, pwede tayong magpakasigasig eh.
we can devote ourselves to heavenly cause. Isipin natin na sa tuwing gumagawa tayo ng mga bagay na para sa church, para sa Diyos, para sa kapatid, yun po ay makalangit na layunin. It's been said that there are three kinds of people in the world. Meron daw pong tatlong uri ng tao sa mundo. Ang una ay yung doer. Pangalawa, yung observer. At yung pangatlo, yung apathetic. Sino po ba yung mga taong yan? Yung number one, doer. These are those who make things happen. These are the people who make things happen. Sa number two, yung observer. These are those who watch things happen. Sila yung nagmamasid lang, nanonood lang, pero walang pakialam. And number three, yung apathetic. There are those who have no idea what's happening. Hindi nila alam o ayaw nilang makialam. Si Pablo po ay nabibilang dun sa unang grupo ng mga tao. For over 20 years, imagine that mga kapatid, for over 20 years of his ministry, he never swayed from it. Hindi po siya nagbago. Hindi po siya nanlamig. Hindi nabago yung kanyang pananampalataya. Tinanggap po ni Pablo ang pagkatawag sa kanya na ipangaral ang Ebanghelyo. And Paul was determined to do that. Ano man po yung inilagak ng Panginoon sa atin, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, kung tayo'y tinawag ng Panginoon para maging song leader, tinawag tayo maging instrumentalist, o tinawag tayo para maghayag ng Ebanghelyo, tinawag tayo para maglinis ng church o mag-usher dyan sa labas. Ang sinasabi ni Pablo, manatili tayong tapat. Give the best. Kahit maliit na bagay lang yan, kung gagawin natin yung pinakamainam natin sa mga bagay na itinalaga sa atin ng Diyos, magagawa natin ng mahusay. At isang bagay, malulugod sa atin ng Panginoon. He received the call to preach the gospel to the Gentiles and he was determined to do it. He traveled far and wide. Tingnan mo yung naging buhay ni Apostol Pablo. Siya'y naglakbay ng napakalayo. He traveled far and wide along Asia Minor and Greece. And he take three tiresome and lonesome travel. Napakalungkot po ng journey niya. Nag-iisa lang siya. Pero ang sinasabi ko, si Pablo manalakbay lang eh. He is a journeyman. But what makes the difference? He is traveling with the Lord. He is traveling for the Lord. And that makes his life different from the other. Siya po ay naglalakbay para sa Panginoon. At siya ay naglalakbay na kasama niya ang Diyos. Sa bawat lakbayin po natin sa buhay natin, dapat lagi nating iniisip na kasama natin ang Diyos. Lagi natin dapat hinihiling na, Panginoon, samahan mo ko. Panginoon, ang ginagawa kong ito'y para sa'yo. He kept moving from place to place. Saan man po tayo makarating, dapat laging naroon sa mga isip natin na ako'y lingkod ng Diyos at dapat kong gawin yung mga bagay na ipinagagawa sa akin ng Diyos. Paul never stopped and he does not want to stop. Siya po ay hindi huminto at ayaw niyang huminto. Wala pong persecution, walang kahirapan that can sway his resolve, na maaring maka-apekto doon sa kanyang layunin. No imprisonment can discourage him. Kung nabasa natin ang kasaysayan ni Pablo, alam naman natin kung ilang beses siyang nabilanggo, kung ilang beses siyang pinahirapan. In verse 13 and 14, Paul says, "This one thing I do." Sa verse 13 po, mababasa natin yun. "This one thing I do. I press on toward the goal." Di naman po sinabi ni Pablo na "these 10 things I do" or "these so many things I do." Sabi niya, "this one thing I do." Ano po ibig sabihin nun? Si Pablo po ay he is focused in one thing.
He is focused in one thing, to finish the race. Kung gusto po nating mabuhay ng buhay na epektibo, we need to concentrate on certain things. Bakit po? Hindi naman natin kayang gawin lahat ng bagay. Hindi natin magagawa lahat ng bagay. Don't try to do everything. Just do a few things and do them as best as you can and your life will be effective. Yan po yun. Huwag nating piliting gawing lahat. Nung panahon na bago-bago lang kami sa ministry, meron po kami naging pastor doon po sa Kalumpit. Isa lahat ang gumagawa. Siya lahat ang gumagawa. Siya na yung driver ng mission van. Siya yung nagpipreach. Siya pa rin yung naglilinis ng church. And then, eventually, time has come na napagod siya. Napagod siya. Papahinga muna ako. Pagod na ako. Yun po ang sinasabi ni Pablo, one thing I do. One thing I do. Kailangan, kung gagawa tayo, mag-concentrate lang tayo sa ilang bagay at gawin natin yung pinakamainam. Sa ministry, we cannot do them all. Hindi po natin kayang gawin lahat. Pero isang bagay lang, sabi nga, do what you are good at and what God has gifted you and set goal for it. Gawin mo yung kung saan ka magaling. Gawin mo kung saan ka mahusay. Gawin mo yung mga bagay na, yung mga talentong pinagkaloob sa'yo ng Diyos. At mag-set po tayo ng goal para dun sa bagay na yon. Focusing has tremendous power. Tanda po natin yon. Kung tayo tutok sa isang bagay, napaka-bisa po nun. Focusing has a great power. Pangatlong bagay po at panghuli, and how we keep on moving on, how we keep on pressing on, be preoccupied with heavenly things. Anong po ba yung preoccupied? Yung pong mga bagay na laging nandito eh. Yung mga bagay na lagi natin iniisip. God wants us to think in long term. Gusto po ng Diyos, isipin natin yung mga bagay na pang matagalan o pang eternity. What are we going to do for eternity's sake? Yun po yung dapat natin iniisip eh. Yung bang, ano bang magagawa ko para makamtan ko yung mga bagay na para sa walang hanggan? Paul was preoccupied with heaven and that motivated him. Iyon po ang nasa isip lagi ni Apostol Pablo. Ang kalangitan. Kung ano po yung mga bagay na iniisip natin, iyon ang gusto nating gawin eh. Kung ano yung mga bagay na mahal natin, iyon ang gustong-gusto nating gawin. Bakit di po natin tularan si Apostol Pablo? He was preoccupied by heaven. At dahil doon, determinado siyang tapusin yung mga bagay na inilaan ng Diyos na gawin niya, mga bagay na kaya, bakit siya tinawag ng Panginoon. His plan is to see the Savior. Iyon po yung magiging kaganapan ng paglilingkod natin. Eh. Ang planuhin natin sa buhay natin na makita natin ang ating tagapagligtas. Hindi po tayo nabubuhay lamang na isang araw ay lilipas nang wala nangyari sa buhay natin. Ang planuhin po natin sa ngayon, lalong-lalo na lagi nating naririnig that we are living in the end times at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang sinasabi po ng ating mga pastor, mga minister, ay hindi po para takutin tayo. Ang sinasabi nila ay para ihanda natin ang dadaanan ng ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsalubong sa Kanya. Paul was concerned in one thing. Ang sabi niya, his concern was to hear, well done. Ang concern po ni Pablo ay marinig sa ating Panginoon yung well done. Ano po ba yung well done? Well done, my good and faithful servant.
Dapat ganun din maging concern natin. Ano kaya sasabihin sa akin ng Panginoon pag nagkaharap na kami? Sabihin kaya sa akin ng Diyos, well done. Dapat po yun ang concern natin eh. Kapag yun ang concern natin, gagawin natin yung lahat ng bagay na napag-usapan natin kanina. We will never be satisfied with our spiritual growth. We will be loyal to our heavenly cause. He was concerned for Lord's rewards and eternal glory. That was his preoccupation. Be preoccupied with heavenly things. Sa oras pong ito, mga kapatid, ano ba yung nasa isip natin? What preoccupied us? Spiritually speaking, Apostle Paul knew very little about earthly comforts. Si Apostle Pablo po, ilang mga earthly comforts ang nalalaman niya, o earthly luxuries. Bakit po? Because he was always preoccupied by heavenly things. And most of the time, he was uncomfortable sa mga earthly comforts. Bakit po? Paul was imprisoned. Siya'y nabilanggo. Paul was beaten. Siya'y binugbog. He was shipwrecked. He was stoned and persecuted. Lahat po ng bagay na yun, naranasan ni Pablo. He was often in some kind of difficulty and pain. Lagi po siyang nahihirapan at nasasaktan. Pero ano sabi niya? He was not concerned about that. Hindi niya, kumbaga, baliwala sa kanya yun eh. Maranasan man niya yung lahat ng bagay na yun. Because Paul was committed to live a productive life and moving toward a goal. Kapag po ang layunin natin sa buhay ay marating yung finish line, lahat ng bagay na nangyari sa atin, kakalimutan na natin yun eh. Yung mga masasamang bagay na nangyari sa atin. May mga ilang Kristiyano kasi na ganito eh. Kapag may nangyari sa buhay niya na nasaktan siya o may nakasakit sa kanya, para bang humihinto na siya sa paglilingkod. Earthly principle yun eh. Ang principle po ng Panginoon, kahit anong kondisyon mo, kahit sino ka pa, mamahalin kita. Yun po ang kondisyon ng Diyos. Huwag lang may makasakit sa atin, huwag lang may gumawa sa atin na hindi maganda, maglaylo tayo sa ministry, huwag sana pong mangyari sa atin yun. Magpatuloy tayo sa pagtakbo. The goal of Paul was all tied up to heaven. Ang layunin po ni Pablo ay nakasalalay lagi sa kalangitan o sa piling ng Diyos. Let's do the same, mga kapatid. Let's do the same. Kung ano man yung narinig natin ngayon, kung ano yung pinahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo, gawin din po natin yon. Let's do the same. Keep on pressing on. Huwag po tayong hihinto. Huwag tayong maglulubay. Lalo na sa panahon natin ngayon. Strive for the heavenly goal, for the heavenly reward God prepared for us. Meron pong gantimpala, malinaw naman ang sinasabi ng Biblia. Ano man ang ginawa mo dito sa lupa ay gagantimpalaan ng Diyos. Always be anxious in preparing the way of the Lord. Lagi po nating isaisip, Panginoon, paano ba ako magiging kontribusyon sa paghahanda ng iyong daraanan? And to conclude these things, let us learn from Paul. Let us learn from Paul. Never be content in spiritual matters. Always strive to grow better. Huwag po natin kalilimutan yun. Huwag tayong makontento sa mga bagay na nagawa na natin spiritually para sa ating Diyos. Always strive to grow. Lagi nating isipin na tayo lumago at maging mainam at gumawa ng mas mainam.
Remember to be devoted in God's purpose for your lives. Sabi nga kanina, God take hold on us for a purpose. Ligtas na tayo, pinili tayo ng Diyos, inangkin niya tayong mga anak. Maging loyal tayo sa pagkatawag ng ating Panginoon. And number three, never be distracted by so many things in life. Sa pagtakbo po natin, maraming distraction, maraming discouragement. Kung minsan nga, kasama mo pa sa buhay yan, maraming sinasabi sa iyo, born again ka pa naman, pero hindi ka nagbabago. That was distraction. Pero wag niyong gagawing ano yun eh, katitisura yung mga bagay na yun. Yun ay gawin nating hamon. Gawin nating hamon para tayo lalong magpakalago sa Panginoon, para tayo magpatuloy sa takbuhin na inaatang sa atin ng Panginoon. Paul has a reliable view of himself. Sabi niya, hindi sa inaari kung ako'y ganap na eh. Inaamin ni Pablo na may kahinaan siya. Kapag kasi hindi mo inamin na may kahinaan siya, hindi ka lalago. Alam niyo po, ang pagsunod sa ating Diyos, it is a growing process. Hindi po instantly na bago kayo. It is a process. He didn't let that situation keep him from pressing on. Ito po ang pinakamainam na karakter ni Pablo. Sana tayo rin. Paul is teachable. Sabi po sa Proverbs 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang taong matigas ang ulo. So sa lahat po ng narinig natin, dapat yung tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay handang tumanggap ng mga bagay na sinasabi sa atin ng ating mga kapatiran, sinasabi sa atin ng ating pastor. Iyan po ay isang paraan din para tayo lalo pang lumago at magpatuloy sa ating pong takbuhin. Keep on pressing on. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa mga salita mo na naipahayag sa umagang ito. Salamat Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo na maari naming tularan sa larangan po ng paglilingkod, sa larangan ng pamamahagi o sa larangan ng Panginoon, pagtakbo namin, sa larangan na Panginoon na ibahagi namin ang ebanghelyo sa ibang tao na hindi tumitigil anuman po yung mangyari. Hindi po kami nadidistract ng mga bagay na mga negatibo na nangyari nung nakaraan. Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isang naririto ay magpatuloy po sa aming takbuhin to finish the race and to win the heavenly prize you prepared for us. Nawa, Panginoon, yun po yung maging hamon na amin na isang araw makakapiling ka namin at sasabihin mo, Panginoon, well done, my good and faithful servants. Dapat po ilagay namin sa aming puso at isipan yung mga bagay na yun upang patuloy po kami, Panginoon, magpakalalim sa iyo anuman po yung mga sitwasyon namin sa buhay sa ngayon. Lord God, alam namin na may mga bagay pa na darating na hindi namin inaasahan. May mga bagay pa na magpapahirap sa amin. Pero Panginoon, alam namin at alam na alam ng bawat isa na nariyan ka palagi, Panginoon. You are there for us. You love us and you care for us. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo at hindi ka nagbabago. Ikaw lamang noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Nais ko pong yanyayahang tumayo ang lahat. Higit sa lahat, Panginoon, ang layunin namin sa buhay ay mapaglingkuran ka at mapapurihan ka, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ang buhay namin ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo po kami
bilang instrumento, Panginoon, para sa kaliligtas pa ng mga taong walang pagkakilala sa iyo. Hallelujah, hallelujah. We must keep on pressing on. We must keep on running, O God. Yes, Lord. Prepare us. Ihanda mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mga susunod na panahon na aming tatahakin, Panginoon. Huwag na huwag po kaming mapapagod. Huwag na huwag po kaming ihinto. Dahil ang paglilingkod po namin, Panginoon, na hindi lamang sa tao, ang paglilingkod namin ay para sa iyo. Hallelujah. 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 Pwede po bang itaas natin ang mataas ang ating mga kamay to receive the Father's blessings? Oh, may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face upon you and give you peace. And may all the favor of God and all His blessing be upon you. And may His strength give you courage to keep on running, to keep on growing, to keep on serving God. This we ask in the mighty name of Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.